talaga tayo sa pagpapahinga dahil sa isang linggo nating pagtatrabaho. Pero bago po natin mapunta ang ating mga isipan sa weekend, gusto po namin munang ipaalala sa inyo, lalo na ngayong sunod-sunod po ang mga paglindol sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito po ang mga ilang tips. Una na dyan, dapat alam nyo po ang mga evacuation centers na malapit sa inyo. Dapat ngayon pa lang po mga kada, inaalam nyo na kung ano ang pinakamadali at safe na daan doon po, papunta po doon sa inyong mga evacuation centers. Ito pang isang tip namin para sa inyo. Maghanda na rin po kayo dapat ng inyong mga go bag. Yun. Kung saan ilalagay natin ang mga emergency kits natin. Para isang bitbitan na lang. Ang mga dapat pong ilagay sa go bag, dapat meron po tayo mga ready-to-eat food dyan. At mga bottled water. Dapat meron din po tayong phone charger or additional power yung power bank. Dapat meron din po tayong radio na battery powered or hand crank, yung ginaganon. Just in case mawalan po ng kuryente. Dapat din po meron tayong flashlight na nakalagay sa ating go bag. Just in case din mawala ng kuryente, mawala ng power, battery operated at naka-hand crank kung pwede, kung maaari. First aid kit at mga medisinang kinakailangan natin, Kuya Tony Pet, ang yung mga maintenance, yung dapat mga, nandyan. May mga hypertension din. Yes, or mga diabetic kada natin. Dapat meron din pong pito. Yeah. Kung sakasakaling tayo po ay mapailalim sa rubble, meron tayong na mag-alert sa ating mga emergency officials kung nasaan po tayo. Mga IDs, yes, di ba? Dust masks. Diba, pwede na kaya yung mga NC, yung mga N95 natin? Pwede yun, ano? Yung N95 recommended yun sa mga ganun. Oo, because we know naman na maraming mga dust. So we need to wear that. Tapos, extra clothes at higit sa lahat. Money! Lagyan po tayo ng cash dyan, mga kada. SOS. Yun. Kaya, yun po, lalo na po dun sa mga kada nating naapektuhan ngayon ng earthquakes. Alam naman natin, meron din niya mga aftershocks. Maghanda na po ng inyong mga go bag. Mga safety on sa kuna. Yes. Laging handa. Dapat laging handa. Dapat yun. Dapat laging handa. Okay? Yan ang before earthquake tips natin. Kung magkaroon naman ng earthquake at kayo ay nasa loob ng bahay o kaya naman nasa eskwelahan o opisina, huwag kalilimutan ang lagi paalala na drop, cover, and hold. Ayan. Drop or duck. Agad na dumapasa sa hig or na may cover. Paano yan? Paano yan? Kailangan natin. Demo. Oo, major yung demonstration okay na to. Okay lang pa dito, Kuya. Kaya basta, dito, no? Basta hard surface. Okay lang pa demo. Sabay tayo. So drop, agad dumapasa sa hig, and then? Magtago sa ilalim ng matibay na bagay or surface, di ba? Hold, humawak mabuti sa bagay na pinagtataguan, at kung kayo naman ay nasa labas habang lumilindol, tapos dapat umiwas sa mga gusali, poste o mga puno. Lumayo kayo sa mga istruktura na maaaring matumba. So wide open spaces, magtakbuhan kayo, mag-gather kayo sa any wide open space na walang mga obstruction or mga building or infrastructure. Kung kaya dapat inaaral nila yung evacuation centers. Correct. Because usually the evacuation centers are wide open spaces. Kapag natapos na ang lindol, ay huwag pa rin magpakampante. Mag-ingat sa mga aftershock. At yan po ang ating ilang safety tips dahil hindi natin alam kung anong maaaring mangyari. Kaya ang dapat na lang nating gawin ay laging maging handa. Laging handa. Yan ang sinasabi ng ano, diba? At diba, sabi din nila Kuya Tony Pet, kunyari nasa pinakamataas ka na gusali, tas nandun ka sa sabihin na nating mataas na floor, ang gawin mo na lang, instead of bumaba, kasi you're gonna use the stairs, diba? Instead of bumaba, akyat ka. Para just in case na mag-collapse, nandun ka pa rin. Go higher. Go higher and higher and higher. I don't know kung kaya ko yun. Ang panalangin natin, sana, ang panalangin natin, sana lagi tayo may presence of mind. Yes. Alert. Natin yung don't panic. Huwag mag-panic. Don't panic. I think ang takeaway dyan, most importantly, una, tingin sa lahat, huwag mag-panic. Yeah. Kailangan mo talaga ng someone. At manalangin tayo na maligtas tayo sa mga ganyang klaseng sakuna. Yes. Anyway, maiba tayo. Ito,
Isang nakakabilib naman na 82 years old na ginang ang itinanghal bilang oldest female climber ng Mount Apo. Sabi mo kasi umakyat eh. Ito na tuloy, di ba? Umakyat na tuloy. Si attorney. Ito si attorney Iluminida Munoz Vaflor Fabroa. Isang CPA lawyer. Lifelong dream daw po niya na umakyat ng Mount Apo. Kaya naman ginawa niya ito sa mismong birthday niya. Birthday gift niya sa kanya sarili. Gaano katagal inakyat ang Mount Apo? Naku, 3 araw lang naman po. Wow. Kasama ang kanyang anak, manugang at 2 guide. Ang tuktok ng bundok ay may taas na 3,146 meters above sea level mula sa Digos Kapatagan Trail. Dagdag pa ni attorney, napaka-challenging daw ng kanilang pag-akyat dahil sa malakas na hangin, pag-ulan, diba? At malamig na klima. Makikita nyo naman no, sa post ni Mami, kaya attorney. Mo rin yan, Mami! Kaya wow. Naman, sobrang saya niya nang makapag-set siya ng record at naabot ng summit ng Mount Apo. Ang susunod naman daw niyang gustong itry ay, hulaan nyo ano? Oh. Ano? 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 Skydiving! Grabe! Wow naman, napaka-brave. Wala naman yan sa age, di ba? You can set goals and dreams kahit anong edad mo. True. At saka when you put your mind to something, di ba? Gagawin mo talaga. Totoo. Ito naman si attorney, nagsanay. Kaya sa mga kada nating mga seniors na nais din gawin yan, kailangan po nating magsanay din. Tama. You have to build your endurance up to that level. Matagal na siya umaakyat talaga ng mga mountains. Like ko sinasabi sa programa kayo dati, kung kaya natin isipin, kaya natin gawin! At dahil dyan, ito naman cute na kwento ko ha. Super cute naman itong viral pictures ng mga pusa na busy sa panonood ng cartoon series na Tom and Jerry. Ayon sa kanilang fur mommy na unti-unti daw umakyat ang mga pusa sa kanyang work desk. Yes! Naalala niya raw na gusto ng mga pusa ang cartoon series na Tom and Jerry. Kaya nag-play siya ng video na ito. Inabot daw siya ng 30 minutes ang panonood nila at malapit na rin daw ang kanyang pagta-time in sa kanyang work. Kaya naman kinalabit na niya ang kanyang fur babies pero hindi pa rin daw siya pinapansin ng mga ito. Sobrang cute. Umani ng nakakatuwang reaction ng mga netizens ang post na ito. Ako din, may experience akong ganyan. Ano yung palabas ng naman? Video? Bumili talaga ako ng yung projector sa screen, sa wall, sa whole wall, para since 8 naman sila, umakyat-akyat sila, kinukuha, akala nila, totoong buhay. Oo, so yung video, yung may mga hinahabol-habol ganon. Hinahabol-habol nila yung 8. Nandun sila. Cute! Wow. Ibig sabihin, clear yung screen, yung resolution. Oh. Kasi vivid sa kanila eh. Tama. Yes. TV na hindi ganon. Ang ganda. Sa akin, ganon yes, din. Si Tom! Alam mo nasa si Jerry. Alam ko nasa. Yun lang. Bawang sabihin. Oh, eto na tayo, amiga! Oh, ang tawa ka, Chris. Alam mo, may nakita si amiga. Masaya na kasi si Chris. Nagpakita kasi si Tom sa akin kanina, Jerry. Kagabi, unregistered yung number niya. Si Chris anyway. Valencia, happy na yan. Oh, eto na! So, good news naman mo sa mga mahilig gumala. Sa kabila ho ng sabay-sabay na taas presyo, mga kada, eto ho. Magbababa ang presyo ng pasahe sa aeroplano sa susunod na buwan. Kinumpirma ito ni Civil Aeronautics Board Executive Director Carmelo Orsilia. Ibababa sa Level 6 ang passenger at cargo fuel surcharge para sa domestic at international flight na ipatutupad po sa February 1 hanggang 28. Ibig sabihin, 185 pesos hanggang 665 pesos ang magiging fuel surcharge para sa domestic flights, depende sa layo ng destinasyon mula sa kasalukuyang 219 pesos hanggang 739 pesos. May malaking bagay ho yan, mga kadaka. Kaya, tara na! Ay, sa February pa pala. Biyaki pa lang. Mataas pa yung presyo. February pa magkakaroon ng bawas. Akala ko pwede na yung magpapabook na bonus sana. Bonus din, relax. Tara, let's go. Saan tayo? dito tayo sa studio dahil maraming aabangan ang ating mga kada ngayong Webes. Una na dyan, ituturo sa atin ang anti-Cuba na guilty ako dito. Anti-Cuba workout. At ituturo po sa atin yan ni Coach Jim Saret. Ibig sabihin, kayang-kaya natin lahat to. Correct!
May bisita naman tayo, neurodevelopmental pediatrician, na tatalakayin ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga bata. Ayun. Maganda yung topic maganda na yan. At ito, magpapatuloy naman ang pagkilala at pag-alam natin sa mga function ng nuclear energy sa ating pang-araw-araw na buhay sa Science Innovation Research o SIR segment. At excited na rin akong mapanood ang short but sweet na iba't ibang style ng pagsusuot ng scarf ni Emma. Mm. Emma, ang cute ng video mo. I'm very excited. Wow! Nag-shoot sila sa kwarto namin eh. Kaya honored kami. Nagpaalam ba? Hindi. Okay. Bayad pa ng ano? Ng fee? Nakita na lang niya pagpasok niya. Ay! Ay, alis na. Sabi niya, can I help you? Sorry. At mamaya mga kada, haabangan ang ating beautiful at talented na bisita sa ating bigating segment na Guess Who? Ayan na naman, napakaganda niya. Napakaganda ng ating guest. Paparinig ka ba? Oy, Direk Carlo! Puno-puno po tayo ng mga bigating impormasyon, talento, masayang kulitan. At dito lamang yan sa paborito nating kabanding araw-araw at... Ang bigating Kada Umaga! Bigati na! At syempre! Hindi natin papalampasin to dahil oras na para sa ating FGO for girls only. Tara na mga men! Bye guys! Bye. See you later guys! Okay din po silang pagbigyan ng paglaro ay kahit konting oras lang. Bigyan din naman natin ng kalayaan yung mga bata na mag-enjoy naman kahit konting oras. Much better po sa loob na lang para maingatan ang health ng mga bata. Pwede kasi nasa may labas na naman bahay, wag lang doon sa kalye talaga. Sa pag may kumuha, yun ang delikado. Pero yung sa COVID, tapos na po yun eh. May spaygi na pong ingatan lang natin po. Nasa magulang na rin po yun. Pwede naman maglaro kasi para rin naman sa kanila eh. Kasi pag salagi sa loob, walang ano, energy. Maraming sakit ang nakukuha ngayon sa labas. Emma! Ay! Laro tayo, ay, Emma! Amiga! Ay, laro tayo! Hinawang yung slide ng kami! Hindi ako makasama! Para, akyat tayo sa slide! Pagilit na lang! Na, ang ganda naman itong playground. Bakit wala mga naglalaro? Ito na, akyat tayo. Oo nga! Bakit nga ba wala naglalaro? Baka hindi sila pinayagan ng mommy at daddy nila. Ano? Baka wala sila kasing kasama na magbantay sa kanila sa labas. Baka ano ngayon may pasok. Oo, baka naman nag-aaral naman ng mga bata. Di, baka naman lahat sila nakatutok sa kanilang mga gadgets. Nakaupo sa kanilang mga couch at nanonood lamang ng mga streaming all day long. Meron doon, Miss P, kaya lang, di ko alam, parang naka-posing lang siya. Oo nga, si Kuya. Medyo matanders na si Kuya. Baka yung ate nakaupo, talaga, nakaupo pa ganon, forever. So yun na nga yung katanungan namin para sa inyo, mga kada. Dapat bang payagang maglaro ang mga bata sa labas? Siyempre, meron pa rin tayo mga pangamba bilang parents na paglaruin sila sa labas. Ikaw ba, Miss P? Kung kaya, kailangan talaga ibantayan natin sila. Hindi naman pwedeng, o sige, alis ka, labas ka muna, balikan na lang ng mga 5 p.m. ha. Oo. Para kumain ng dinner. Kasi hindi natin maaalis sa isipan natin na baka meron silang ma-meet doon na estranghero, na masamang loob. Diba? So for me, kahit kami ay nasa gated community na nga kami, sinasamahan ko pa rin si Brooklyn dahil baka ma-aksidente. So we really need to make them tutok. Ikaw ba mismo nung bata ka naglaro ka din sa daan? Yes, nagpapatintero kami. Yes, tumbang preso, nagtataguan. Lalo na yung kuya ko. Yun talaga, lumaki talaga sa kali. Pero naranasan mo ba yung gabi na tatawagan ka ng nanay mo? Ay, uwi na! Oo, tapos yung amoy mo talagang amoy kalis. Ako naranasan ko din. Dumi, dungi. Takot na takot ako nun kasi nadapa ako. So may sugat dito malaki tapos dumudugo pa yun. Alam.
Takot ako ipakita kay mama kasi pag nakita niya may sugat, lalagyan napapagalitan. Ng hydrogen peroxide. Imaginin mo, Miss P, nasugat ka, napapagalitan ka pa. Ayun, may mas malalang kwento ako dyan. Ano yan? Dati, nung 5 years old ako, if you notice, mamaya, if I have a space to show you guys, I have a, ano, walang buhok na area dito sa likod ng, oo, dahil naglaro pa talaga ako sa labas. Sa mga ganito, yung parang hinahawakan mo dito sa side ko, yan, yung mga bar. Nilet go ko, akala ko nasa circus ako, wow! Akala ko ako talagang acrobat doon, naku! Good luck! Hinawakan ko siya, nilagay ko yung mga paa. Nilet go ko kasi sabi ko, Mami, panorin mo ako, parang ako yung nasa circus. O, yun. Ayun. Diretso sa floor, nabuksan po yung ulo ko dito sa likod. Naku, kaya kailangan mag-ingat talaga. Pwede namang maglaro, hayaan yung mga bata, pero dat nakabantay pa rin ang magulang. I think the benefits far outweigh the risks. Eh. Yes. Basta may nakabantay, mag-greatly reduce yung mga risks of playing outside. Pero yung mga benefits, ano ba yan? Siyempre, fresh air. Mm. Tapos yung vitamin D na kailangan natin to build our immunity. Correct. Tapos, ano yung, pa? Yung socialize with other socialization. Kids, diba? Kasi kapag nasa loob lang sila ng bahay, di kayo-kayo lang lagi nakikita. Totoo. Hindi niya alam kung paano mag-relate sa mga batang kaedad niya. Correct. Diba, syempre sa bahay, lahat binibigay. Tama. Baka paglabas niya, akala niya, yung mga kalaro niya, lahat din ibibigay. Pero hindi, what ganun. If sila? Meron silang ate or kuya na pwede magbantay? Oh, yun din. Pwede rin. Pwede rin. Basta nakakatanda sa bantay. Kaya, kayo naman mga kada, ano po sa tingin ninyo? Dapat bang payagang maglaro ang mga bata sa labas? Ito pa ang ilan mga nagkomento. Let's hear it. Delikado po, kasi bata pa po yun, hindi pa po nila alam yung tama at mali. Sa bahay, delikado siyempre, mga minor, mga bata pa, di ba? Hindi lang po dahil sa meron pang threat ni COVID, meron din po kasi yung mga umaano na nangunguha ng bata na hindi natin alam. Kailangan madisiplina yung mga bata, lalo na yung mga magulang, kailangan gabayan niya pa, tuloy-tuloy pa rin ng COVID ngayon. Katulad ko, wala nga akong mask. Natural, sa labas hindi safety yung mga bata kung anong mangyari dyan, kung ma... sagi sila o ano pa. Sa panahon ngayon, hindi dapat maglaro muna ang bata sa labas kasi yung klima natin hindi maganda. Pero in fairness naman, may ano naman sila, may point din sa COVID. Yes. Diba? Pero kung tutuusin ha, that's the safest na nga place. Kasi magandang area. Ventilation, it's an open area. Kaya sa mga magulang natin, tutukan po natin ang ating mga anak or mag-assign po tayo ng ate or nakakatandang pinsan or tiyahin na pwedeng tumutok at gumabay sa kanila. Iba pa rin yung feeling kapag nakapaglaro ka sa labas tapos ngayong malaki ka na, yung experience mo noon, ang sarap i-share sa mga new generation. Actually, diba? Na hindi pa nila naranasan. Especially yung, how do you call it in Tagalog? Tago-tago? Tagu-taguan. Yes. Tagu-taguan. Hide and seek. Hide and seek. Tsaka I used to do that. Doon ka natututo yung diskarte sa buhay. Doon mo natututunan nung bata ka. May diskarte ka na pala. Emotional development, diba? Yan. Matututo kang matalo, matututo kang manalo. Tapos, yun, you build muscle also. Yes, kapag lagi ka nakaupo sa living room nyo, nakaganon ka lang. Baka maging lumaki po ating mga anak na medyo lampa. Kaya nga, tsaka ano lang sila, puro gadget, kain, yun lang, walang exercise. Kaya encourage din natin na mag-sports din yung mga bata para matuto rin nila kung paano yung mga challenges, yes, or how to become a team, di ba? Yes, team player. Kaya sa ating mga kada na nakatutok sa TV or nakatutok online, sumali na po sa ating usapan at i-share na kung ano ang inyong sagot sa tanong na dapat bang payagang maglaro ang mga bata sa labas? Mga kada, mag-comment na po gamit ang ating official hashtag for today na hashtag KULaroSaLabas. At mamaya babasahin po namin ang mga comments nyo. Kaya comment na lang po. Kaya mga kada, may masasabi ba kayo tungkol dito dahil kwento po natin po? Mga kada, hindi lang mem mapag-uusapan lang. Ito yung mga isyong mem kinalaman sa ating lahat. Ang mensahe mo, aming babasahin. Mag-comment na lang mga kada. Ito po ang mem!
Ito na, up next, tuturuan naman tayo ng anti-kuba workout ng paborito nating fitness coach na si Coach Jim Saret. Kaya, naku, napaka-importante ito mga kara. Huwag natin papalampasin yan dahil magbabalik pa po ang Kada Umaga! Para bida saan man! Mga kada, last Sunday, kinurunahan na bilang Miss Universe 2022 si Miss Universe USA, Arbony Gabriel, o sa mga Pilipino, Arbony Gabriel, sa ginanap na 70th Miss Universe sa Orleans, Louisiana, USA. Hindi man nagwagi ang ating pambatong si Celeste Cortesi, mukhang hindi naman masyadong na bad trip ang mga Pinoy dahil nga itong si Arbony Gabriel, as we all know, ay isang Filipino-American. Ang kanyang ama na si Ginoong Remillo Bonzon Gabriela ay isang Pilipino na mula sa Maynila at ang kanyang ina na si Dana Walker ay isang Amerikanang mula sa Beaumont, Texas. Sa edisyong ito ng Tony Knows, may inihanda kaming limang interesting facts para mas makilala pa natin ang ating Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. If Tony Knows, everybody knows! Trivia number one! Alam niyo ba, mga kada, na si Arbony ay may degree sa fashion at clothing design? Ang 28-year-old na si Arbony ay nagmula sa San Antonio, Texas. At nakagraduate siya sa University of North Texas sa degree na Fashion and Clothing Design noong 2018. At the age of 15, nagsimula na nga raw siyang manahi at itinayo ang kumpanya niyang Arbony Nola. Nagkaroon din siya ng collaboration with Magpies and Peacocks, isang Houston-based non-profit design house sa Houston, Texas, kung saan nagturo rin siya ng pananahi. Trivia number 2! Alam niyo ba mga kada na si Arbony pala ay may advocacy na makatulong sa mga biktima ng human trafficking at domestic violence? Tulad ng sinabi ko kanina, si Arbony nga isang lead sewing instructor sa Magpies and Peacocks kung saan nagtuturo siya ng pananahi sa mga kababaihang biktima ng human trafficking and domestic violence. Kilala ang Magpies and Peacocks Design House sa kanilang commitment to sustainability and community impact. Amazing! Amazing! Miss Universe with a heart of gold indeed. Trivia number 3! Alam niyo ba mga kada na si Arbony ay naging intern ng renowned designer na si Nicole Miller? Pagka-graduate ni Arbony ay lumipat na agad siya sa New York. At doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong maging intern para kay Nicole Miller. Ipinagmalaki rin niya mismo noon na siya mismo ang gumawa ng sarili niyang damit para sa kanyang interview with her goal of inspiring people to craft their own unique path to where they want to be. Very inspiring, Arbony. Nakikita niyo sa Instagram account niya, di ba? Nag-recycle siya, nire-repurpose niya yung mga damit niya, yung mga dati niya mga gown at mga ano, ginagawa niya, sinusuot niya para sa iba't iba mga event or pageant, maging sa Miss Universe. Ang galing, di ba? Nire-recycle siya. Trivia number 4! Gusto niyo bang malaman ang iba pang hobbies ni Arbony? Napatunayan na niya ang galing niya sa pananahi at paglikha ng mga damit. Pero, alam niyo ba, ayon sa kanyang bio, mahilig din pala si Arbony na mag-backpacking, mag-backpack, mag-hula hoop, at mahilig din siyang magbasa kapag hindi siya nagtatahi. Napaka-prolific, ha? Very good! Trivia number 5! Sa pagsali pa lang ni Arbony noon,
sa Miss Texas na competition, at Miss USA competition, lagi raw niyang paalala sa sarili niya ang kahalagahan na tanggapin kung sino ba talaga siya. At naipakita niya sa pageant ang kanyang desire na maiparealize niya rin ito sa ibang kababaihan. Paano? Kung natatandaan niyo, ginulat niya ang mundo sa kanyang top 5 performance nang tanungin siya kung ano ang mga pagbabago na gusto niya makita sa Miss Universe competition in the future. At ayon nga kay Arbony bilang 28-year-old na kandidata, naniniwala raw siyang dapat tanggapin ang mga babaeng kandidata na mas matatanda, okay, mas may edad na, na sumali sa Miss Universe. Ibig sabihin, taasan o lawakan ang age bracket, hindi lang hanggang 28 years old. Kaya ang gagawin daw niya ay tatas nga niya ang age restriction ng pageant. Iniwan pa niya ang kanyang favorite quote na, quote, "If not now, then when?" End of quote. Amazing. Keep inspiring, Arbony. And more power. Good luck sa iyo. Ngayon ay mas nakilala niyo ang ating Miss Universe Queen, Arbony Gabriel, mga kada. Abangan at tutukan natin ang mga aktibidad niya bilang isang Miss Universe Queen sa buong taong ito. Good luck sa iyo, Arbony. Sana ay marami kayong natutuhan ngayong Lunes na umaga. Ano pa ang gusto niyong pag-usapan natin, mga kada? I-comment lamang yan. At syempre, mag-message na sa ating Net25 Facebook page. At malay niyo, requested topic niyo, ating pag-uusapan. Ito pala si Kuya Tony Pet para sa paborito niyong tribyahan kada umaga. If Tony knows, everybody knows! Brought to you by Wedgeco Diamat. At ito naman ay brought to you by Net25. May parating na bagong series po dito sa Net25 at mapapanood na yan this Sunday, January 22. Yan po ang Goodwill. Dalawa po sa bida ng Goodwill ay kasama natin ngayon dito sa Kadamustahan, David Chua and Devon Ceron. Hello and good morning! Good morning. Gising na ba kayo? Gising na po. Gaano ba kayo kaaga nagising? Ang tanong. 4 a.m. pala. Alas 4 pa lang. Si Devon, wala nang ligo yan. Diretso na dito. Ay, grabe ka. Naligo din naman na. Si David, sabi niya, naamoy na daw yung mga sinaing ng mga kapit. Anong kapit ba? Ano yun? Amoy bawang, sibuyas. Wala, hindi ko naamoy yung sibuyas kasi baka di gumamit. Pero yung bawang, oo, naamoy ko. Okay. Tell us more about this new sitcom that's premiering on Sunday. On Sunday, Devon. Devon? Tungkol po siya sa Goodwill Resort na doon umiikot yung buhay namin lahat. So parang ang dami pong mga challenges, mga struggles doon na makikita nila doon. But it's comedy. Naglilin naman siya towards reality yung mga banat namin doon, kung paano namin i-tackle yung mga issues. Uh-huh. And yun yung nagpapa kulay. Closer. Yes, nagbibigay ng kulay at brought us closer sa mga characters namin. Ano, speaking of characters, ano bang roles niyo dito sa Goodwill? Ako po dito si Sarah. Strikta po ako dito, suplada. Mm-hmm. And very observant and organized person. And bilang doon na din siya lumaki, nagiging protective talaga siya sa resort. Kasi doon na din siya, yung father niya na si Mang Pepe, inampun din kasi kami doon sa resort. Si Smokey. So, yes, si Sir Smokey. So, nagiging protective kami doon. And yun, nung dumating siya, doon na nagsimula yung issue. Yung gulo. Ikaw pa lang ako nagpagulo. Isa akong yung parang happy-go-lucky character ko doon, Lloyd Patawad. Pangarap niya maging singer, rockstar, pero hindi naman siya kagalingang kumanta. Mm-hmm. So, ang parang lesson lang dito nung sa character ko, hanggang saan ba yung kaya mong gawin sa pangarap mo sa realidad? Hindi ka naman kagalingan, pero ang gusto mong mangyari sa buhay mo, ganito. So, anong stages ng para maabot mo yan? Hanggang kailan? Hanggang saan? Yun ang parang pinapakita ng show. Mm. And we know that Miss Corina Sanchez is one of the producers of the show. What is it like to work with her as a producer?
Alam ko, kayo, you go back a long way, David. Naging director pala ni Corina, si David. Si ate kasi medyo maba na pinagsama namin yan. Director po ako ng Rated Corina na show sa ibang network. So, very perfectionist siya eh. So, kung ano gusto niya, yun ang masusunod. Kasi tama naman siya, ilang taon na siya sa industry. Ayoko sabihin ilang taon na siya. Kumbaga, ko lang ilang baka taon. Baka biglang tumawa. Ilang taon na siya, taon na ako. Hindi po, hindi po. But this is a totally different field for her because she's a broadcast journalist. Usually, news and current affairs ang kanyang, ang kanyang field. But this one is showbiz talaga, sitcom. What is it like to do that with her? Yung actually, nag-brainstorm kami niyan. Gusto niya kasi gawin to nung una na parang drama about sa mom, about sa... Yung every episode, nagbibigay ng tulong. Yung ganyan, yung parang hindi sa sitcom. Sabi natin, ate, pwede natin baliin ng konti, gawin natin ano. Ayoko tawagin sitcom, gusto ko rom-com o com-rom. Gawin natin parang narrative. So, na-convince namin siya nung aming ating director, Direk Ian Loreños, writer Joma Labayen, nag-brainstorm kami, sabi niya, sige, gawin niyo anong gusto ninyo, pero gusto ko, light lang, ayoko ng heavy drama. So, doon nag-start yung ano. Brainstorming talaga. At balita ko nga, super hands-on siya. She's there at every episode. Hindi, kasi lock-in kami. So, ang ginagawa niya, ano nangyayari dyan? Kung saan yun, kamusta na kayo dyan? Nakailang sequences na kayo? Ano oras kayo mapakap? Ganito, anong pagkain nila? Salamat on the ball! Si Miss Kay. Si Ate Kay. Ito naman, comedy series to. Pero sa tingin ko, may mga touching moments din dito na magpapakita ng iba't ibang emosyon nyo. Tama ba? Yes. Yes. Magandang panoorin talaga yan, Miss P, di ba? At dahil dyan, iba't ibang emosyon ka mo ang mapapanood sa Goodwill, dapat mag-practice na kayo umak with different emotions. Kaya meron kaming konting challenge for you guys. Kailangan nyo lamang gayahin ang mga emoticons na ipapakita namin sa inyo. Alright, are you ready? Ready! Yes, born ready. Okay. Yes. Okay, excited na makakada makita ito, kaya panoorin na natin ang first emoticon. So, ano pa man ang problema? Happy. Happy. Paano? Happy, ganyan lang yung happy. May ganon. May ganon eh. Walang ipin dapat. Dapat walang ipin. Walang ipin. Yun, kuwang-kuwa naman talaga. Gabon. Next one. Sad. Parang kamukha mo yung emoticon. Diba? Kaya bawal magpa-botox eh. Paano mo yun papakita lahat? Isa lang talaga. Ganyan na lang. Happy, happy. Sad, sad. Sad. Kaya mga kada, bawal magpa-botox para talaga. Oh, next one. Ay, normal lang ni Devon po yan. Normal lang niya siya. Pinakalagi. Hindi ka na. Resting face. Resting face. Hindi ka yan. Acting yan yung ganyang emoji. Natural ako. Nakangiwi. Si David. Nakangiwi, Yeah. Yun. Ganyan na ganyan si Lloyd. Oh, yung character ko gano'n. Yung patawad. Si Lloyd patawad. Next one. Ay, ang hirap. What kind of emotion is that anyway? Ano ba yan? Parang nagtataka? Bagong gising. At yung ginising. Bawal i-help along. Ang galing ni Devon. Ang galing ni Devon. At yung ginising. Okay, next one. Last one. Confused ba yun or surprise? Confused yun. Okay, surprise. Ayan, yan ang surprise. Kasama ko si David. Sa mga anong pagkakataon kayo gumagamit ng ganyang facial expression? Kanina umaga po, papunta dito. Parang, Ang aga. Gigising na ako. Wala yung araw.
Thank you very much for playing along with us. Sino-sino pa kasama? I know that you're gonna be with Raymond Bagatsing, Smokey Manaloto, Kat Galang, James Karaan, Ryan Rems, at of course, si Miss Marina Benipayo po as ang dito rin. Oo nga! Si Marina! Kamusta naman si Marina? Okay naman siya. Laging nasa litrato. sa picture. Diba? At saka, saan niyo itong shinoot pala? Anong, where's the resort? Sa Bulacan. Sa Bulacan. Magkaiba ba kayo natin? Magkaiba yata niya. Wala kasi yung sense of direction. Good morning po ah. Good morning. Hindi, nangyayari talaga yan pag morning. Talaga na mga abangan yan. Kaya invite nyo na ating mga kada. Yes, Goodwill po ang bagong hangout barkada na super chill this coming Sunday na po yan, 4 p.m. right before Karina interviews. Ayun pala, bloke pala niya. Sunday first, sana supportahan niyo po. Miss K, oo, back to yan. Back. Oh, maraming salamat guys ha, you can go back to sleep now. Yes. At mga kada, abangan po natin yan ha, 4 to 5 p.m. on Sunday, magsisimula na ang Goodwill. Hanggang sa susunod, masayang kwentuhan at kamustahan, dito lang yan sa Kadamustahan! Orientation ni PNRI Director Dr. Valerie Ann Sampson kay Wedge at sa atin mga kada tungkol po sa mga temang may kinalaman sa nuclear energy radiation at iba pang related topics. Tama ka dyan, Pia. Kaya naman, ngayong umaga, baysabay-sabay nating bisitahin ang iba't iba nilang mga facilities at kung para saan ang bagay ito. Panoorin po natin. Papakita po natin ngayon yung isa sa mga benefits ng gamma energy na nanggagaling sa nucleus ng atom. Ang gamma irradiation mutation breeding. Kasi ang gamma irradiation ay kaya niyang baguhin ang katangian ng isang halaman. Interesting. So ito po ay isa sa mga ay several sa mga mutant varieties na na-develop dito sa PNRI. Dito sa isang variety na ito, so if you know, very popular po ito sa ating mga plantita, itong parang espada, espada o snake plant. So yung parent nito, if you remember, ay puro ganito yung color, yung parang silver. Pero itong mutant variety, meron na siyang green, tapos nandun na lang natira sa gitna yung parang silverish color niya. So ito po ay isa sa mga scale model ng ating radiation monitoring system. Mm-hmm. Na itong radiation monitoring system namin ay nakakabit all over the Philippines. Meron kaming ganitong 27 monitoring devices all over the Philippines currently. Okay. Paano siya gumagana, Doc Val? Paano to umaandahan? May detector po tayo sa loob. Sa loob. Meron po siyang detector at meron rin siyang software na naka-network dito sa amin. So kung anumang masagap na in real time ng detector na to at ng system na to ay ibabato directly sa amin dito sa PNRI in real time. This is a protection of our country if there is anything radiation emitting or there is any nuclear activity around the Philippines na nasasagap na nasa hangin na. So kung halimbawa magkaroon ng gera sa alinmang bahagi ng mundo at matatamaan, maapektuhan ang alinmang lugar sa Pilipinas, merong pinakamalapit na kagaya nito. Yes.
So ito na yung monitoring station nila. Ah, yung kanina. Oh, okay, oh, I see. Oh, oh. So ayan, ayan na. Nuclear monitoring systems. Ayan, ayan. So we have from Zambales, Tarlac, Olongapo, Manila, Tagaytay, Imus. Imus, and Occidental Mindoro. Imus meron rin sa Palawan. In Palawan, we also have one. Okay, ma'am. So nasaan tayo ngayon at ano itong facility na ito para saan? Ito ay ang multi-purpose gamma irradiation facility po ng PNRI. Okay. At dito po kami nag-i-irradiate ng iba't ibang produkto para patayin ang mga mikrobyo sa mga produkto. Whether agricultural o pwede rin mga hospital items or pwede rin mga makeup actually ini-irradiate din namin. Oh, excited na kami! Masukin na natin! Okay, tara! So, andito na tayo, ma'am. Yes, nandito na tayo. At fortunately, kayo yung unang-unang media na nakakita ng aming newly upgraded pilot, commercial scale na po siya na gamma irradiation facility. I see. Okay. So, paano to nag-process, ma'am? Paano to umaandar? Paano ang ginagawa po ninyo rito? So, nakikita po ninyo, ito ay mga lalagyan, ano? Kasi dito na ipapasok yung produkto. Okay. Dito na ipapasok. Tapos, kaya commercial scale na siya kasi dati, buhat-buhat namin. Uh-huh. Tsaka medyo maliit pa yung aming mga, ano, ang itong mga... Can we touch it, ma'am? Opo, wala pa na okay pa na. Ayan. And then, nagtitesting pa sila. So, dito po, binubuksan? Dito pinapasok. So ngayon nakikita nyo nakakalapit tayo doon sa machine even if it's turned on. No? Okay. Naka-on siya. So safe siya, ma'am, kahit safe naka-on siya. Kasi meron siyang LED shielding. So yun yung sinasabi ko na kailangan may shielding para maprotektahan tayo against the radiation coming out from the source, radioactive source. Dr. Val, ano ho ito ngayong model scale na nasa harapan natin ngayon? Okay, ang model scale po na nasa harapan natin ngayon ay ang aming electron beam irradiation facility. Doon sa isang facility, gamma radiation yung ginagamit natin. Dito ngayon, yung electrons ang ginagamit natin. Okay. Ang nangyayari, meron kang source ng electrons na nandito, tapos binibigyan natin siya ng enerhiya until 5 mega electron volts. Tapos, lalabas siya dito ngayon and dito na niya ngayon ilalagay yung enerhiya niya sa kung anumang material ang ilagay mo sa harap niya. So, kaya nandito ang shielding kasi syempre makapal rin kasi may radiation din, of course. Part of protection. Oo, protection din. Kaya may mace ka rin. Ito, shielding. So, okay. Makikita rin natin dito yung effect ng electron beam kapag maglagay ka ng kahoy sa harap niya. So, kayang-kaya niyang sunugin yung material kapag hindi mo tinantya kung ano ang tamang dose na ilalagay mo. Ayan, may radiation monitor tayo bago tayo pumasok. Kasi baka minsan kasi kapag nai-irradiate yung mga material, syempre nag-i-emit sila ng certain radiation. But just to be safe, meron kaming radiation monitoring dito para hindi tayo matakot na wala tayong radiation. So, kung may produkto, dito na yung ating electron beam. So, ang ating electron beam ay isang mahabang beam. Okay. Lalabas na siya dito. Tapos dito ilalatag namin yung produkto. Nandito tayo ngayon, Doc, sa Radiation Protection Services Facility. Yan. Ano naman ang meron dito? Pakilala mo naman sa amin sino ating makakasama. Makakasama po natin ngayon ang Section Head ng Radiation Protection Services Facility, si Ma'am Christine Dean. Yan. Hi, Ma'am Christine. Ako, mukhang... Kanina, ang dami na nang naturo sa amin ni Doc Val, mga facilities, at ang dami niyang na-discuss sa amin. Ito naman, ano naman ang Radiation Protection Services Facility at ano purpose ito? Bakit parte siya ng Philippine Nuclear Research Institute? So, isa sa mga main function ng PNRI is to provide nuclear services. And isa sa main services that we provide is yung para sa safety. Uh-huh. So dito, nandito yung mga ginagamit natin na mga tools
for safety ng ating mga workers, tama po ba? So isa sa mga safety aspects ng ating mga facilities dapat na monitor or na measure yung mga radiation exposures nila. Okay, ma'am. So, ano po itong scale model na nasa harapan natin ngayon para mas maintindihan ng ating mga kakada? Okay. So, sir, nandito po tayo ngayon sa Philippine Research Reactor 1 or ang PRR-1. Ito ang natatanging nuclear facility na gumana dito sa buong Pilipinas. So, meron po tayong nuclear reactor, but it is a research reactor at nandito po sa PNRI. So, sa loob po, nandiyan po ang ating pool, yung ating reactor pool, at nasa loob po yung nuclear fuel rods po natin. So, meron po siyang uranium para mag-create po ng nuclear fission. So, para makapag-produce po ng neutrons. Tapos, nandoon po siya sa loob ng pool, and then yung mga neutrons po ay lalabas po actually. Dati, in the PRR-1, makikita nyo po merong mga butas sa ilalim where lalabas po ang mga neutrons. So, yung mga neutrons, gagamitin po for material science research or panggawa po ng mga radiopharmaceuticals. Nako, ang dami mong na-share sa amin, ma'am. At nako, gulat ako kasi nung bata ako, alam ko lang talaga, egg shape lang siya. Pero yun pala yung laman niya. At nako, ang dami mong na-share sa amin, ma'am. Mga kakada, sana mas marami pang na-inspire at mas marami pa ang mai-inspire na pasukin ang larangan ng agham at teknolohiya. Mga kakada, hanggang sa susunod na kwentuhan natin na maghahatid ng mga makabagong kaalaman. Ako po si Wench Kujamat at ito ang Science Innovation Research Officer. Pwede tayo mag-Hall of Fame today. Ladies. No? Okay. Are you ready, guys? Ready! Let's see. You are ready? Ready na. Ito na ang pamagasin. Hindi ko makikita. Number? Alam ko na, Ben Carrier! Yan! I give it to you! Congratulations! Marinig, Chris! Ben Carrier! Tony Ross, how long? Chumba! Sabi ko na nga ba? Ang galing yan! First in the Hall of Fame! Congratulations, amiga! Ayos ha! Hall of Famer na agad! Wow! Kala mo ah! Hindi ko makita si Kuya Danny. Oo! Oh, yeah. Kuya Dani, ah.
Pet carrier ang tawag doon, mga kapatid. Pet cage na lang eh. Hawla, pwede rin. Kaya, pet cage lang. Tony Rose, pinahihirapan tayo. Bar! Bar! Pasok! Bar! Ito na, Tama ng satsatan. Pag-guessing word number 2! Oh, amigo, English ulit. Ay, mali ba ako? Ano dito lang? English na naman. 6 letters ito! Bigyan natin kay David ng demon ka. Bagay! English, no? Bagay. English. Safety. Safety. Helmet? Tama siya. Helmet nga. Sinusuot sa paa. Helmet nga. Ginagamit sa construction at ng mga nagmomoto. Helmet is correct! Galing. Helmet! Siguro, Wed, marami kang kilala mga ano. Kailangan mag-helmet. Kailangan ng helmet. Walang guest kay Wed. Sorry, guys. Hindi nagpaparaya yan. At si Emma. Emma! Kasi may spelling guess, you give away. Alright! Kakasabi nga lang ni Kuya Tony Pet, bigay natin sa kanila, sabi niya, helmet! Oh, ito na agad, ang pag-guessing word number 3! Tagalog! Baka Tagalog ang isa ng mga guests natin. Kaya natin yan. 9 letters! Parte ng katawan ng tao. May mahaba, may maikli, at minsan merong wala. May makapal, may manipis. Ginagamitan ng curler. Eyelashes? Hindi, Tagalog. Ay, Tagalog pala, sorry. Nakulitin! Babay ka na. Disqualified ka na for this round. But David said, Pilikmata. And pilikmata is? Correct. Ah, tama. Dito ka na, David. Nasa Hall of Fame ka na. Minsan, hindi. Pero dapat, mabuting tagapayo daw sa buhay may asawa. Ay! Masabi ng mga dalukasa, wag. Ito na. Ito ang tawag sa magulang ng asawa mo. Kanyaran? David! Bianan? Depo. Meron ka na bang ganito? Wala ko ito. Bianan is correct! Let's go to Chef Heights na! Excited ako sa Kariman! Ati pa na ang crispy! Hi Chef Heights! Kariman! Kariman! Tapos sa air fry din. Uy! Ayan! Ano dito? Oven toast? Oven toasted. Oven. Tapos yun. Oven. Tapos ito yung mas gusto nyo ng bigger size. Meron tayong ano. Air fried. Wow! Yes. So different approach din. Oh, three different kinds of kariman. Wow! Salamat, Chef Hai. Ang sarap, Pia! Happy birthday kay Norby de la Cruz! Wow. At si Madeline Paralejas. Happy birthday sa papa ko. Celebrating 66 birthday po ngayong araw na to. Happy birthday po, Papa! Pati na rin kay Baby Gia Celeste.
Team Zamora, stay healthy from Tistos. Tistos talaga. May tayo po pa, Tita. Tita and Tita. Yes. Maraming salamat, Devon and David. Yes, mga kana, don't forget, Goodwill Sunday, 5 to 6 p.m. Welcome to Network. 4 to 5. Welcome to Network 25. Thank you. Thank you, salamat. Go Pink! Thank you for joining us. Happy weekend, mga kada! At araw-araw natin ang ngiti, araw-araw ng ligay, siksikin pa ang kalaman. At with full energy natin harapin ang... Kada Umaga!